Ngayong papalapit na ang Pasko, nagsulputan ng iba't ibang Christmas bazaars at ang ilang mga bazarista mas piniling ilaan sa kawang gawa ang kikitain. Yan ang patok na balita ni Apples Halandoni. Sari-saring panregalo ang mabibili rito sa Bangon Visayas Bazaar sa Makati City. May mga damit, accessories at pati mga gamit pambahay. Inorganisa ito ng grupo ng mga bazarista na mahilig magbenta ng mga gift item tuwing kapaskuhan. Pero ngayong taon, naisipan ng mga organizer na imbis kumita sa kanilang pagbibenta, idodonate nila ang lahat ng kanilang sales sa mga biktima ng bagyong Yolanda. So yung mga proceeds po ng mga sales namin dito at nag-pledge din po kami, ibibigay po namin sa Philippine Red Cross. Nagsagawa rin ng bazaar ang ilang local book publishers. Kasama ang isang grupo ng mga children's book illustrators at mga kwentista ng bayan. Pinamagatan itong tinda-tindahan, kwento-kwentuhan, layunin ng mga organizer na makalikom ng pondo para i-donate sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Today lang po, 100% of the donations goes to UNICEF. Target po namin yung mga bata na affected by Typhoon Yolanda. Lahat ng affected areas, children. Hindi lang nag-enjoy mga bata sa pagbabasa, natuto din silang tumulong sa kapwa nilang batang na biktima ng sakuna. Magtatagal ang tinda-tindahan kwento-kwentuhan bazaar hanggang December 30. Para sa Bandila, Apples Halandoni. Alvin, welcome sa panggabi. Isang linggo. Isang linggo lang. Julius will be... Okay lang mapublish Julius. Next week. Isang linggo. Merry Christmas, Alvin. Merry Christmas dito. Di ba? Sa dami ng pinagdadaanan ng bayan, talagang darating pa rin ang Pasko. Ah, okay. Di ba? Yun ang mahalaga. Okay. Okay. Parang meron kang gustong idagdag sa iyo. Mamamas ko sana ako kay Karen. Ah, okay. Kapamilya, yan po ang isa na namang araw ng pagbabalita. Isang araw na bahagi na ng kasaysayan. Sa ngalan ng bayan. Sa ilalim ng nag-iisa nating Bandila. Bandila.